Hi, hi, Queens! Welcome back for another video sa isa na namang umaatikabong DIY project na ating gagawin sa video na ito. So, sa mga plantita over there and over here, ayan, lalo nung pandemic ay talagang usong-uso, Queens, ang pagagawa at pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman. Nakakatuwa dahil naging stress reliever ito ng marami sa atin noong pandemic. At meron pang pailan-ilan na natitira na lamang na talagang nagpa-plantita pa rin hanggang ngayon. Pero yung iba, yung mga nag-give up na, talagang hindi daw talaga sila makabuhay ng halaman. Pero kahit na ganun, pwede pa rin natin gawin or gamitin at gawin ang DIY project na ito para sa atin kung nais pa rin natin magpaganda at maglagay ng simoy bilang nature sa ating bahay. So eto na, maghanda lamang tayo ng buhangin. And then, ihahanda nyo rin ang basket na pagpapormahan. Yan ay depende sa inyo, Queens, kung anong shape at size ang gusto ninyong gawin. Ayan, syempre, maghahanda rin kayo ng gift wrap. I rather plastic wrap. Gift wrap, ano to? Pang regalo. So, paper wrap. Ano ba yan? Nakaloka. Maghahanda kayo ng plastic wrap at syempre mga bricks. Ayan, pang surround lang sa gagawin nating basket sa project na ito, Queens. Ayan. So syempre, maghahanda kayo niyan dahil gusto nating bumuo ng sarili nating disenyo or design na naaangkop sa ating theme ng ating bahay. So maghahanda tayo ng semento. Ito, purong-puro lang ito at napakadaling gawin. So ang kilo ng semento ngayon, 25 kilos for 240 pesos lang, Queens, at maraming-marami na tayong magagawa niya. And later, at syempre, mag-iiwan lang kayo ng butas mamaya para merong lusutan ng tubig ang inyong halaman or drainage. So, ayan, kukuha lang kayo ng steel na ganiyan at ipaplatan nyo lang ang purong semento sa nagawa ninyong hulmahan. At syempre, papatuyuin natin to overnight. Then, after that, kinabukasan, Queens, pwede nyo nang bakbakin at buksan ng bonggang-bongga ang inyong hinulmang taniman. Ayan. Ang nakakatuwa dito, talagang konting pupukan lang ay talagang kumakalas na ito, Queens. Basta huwag niyong kakalimutan na dapat purong simento ang inyong gagamitin. At syempre, dapat meron ka rin plastic para makuha ang pinaka-hulma na gusto ninyong gawin. So, lilinisin lang natin. Syempre, kailangan natin ng brush dyan. At kung wala naman kayong brush na ganyan, yung paintbrush, pwede naman toothbrush, yung mga pinaglumaan ninyong toothbrush. Kasi medyo matagal siyang gamitin, Queens, kung yun ang gagawin ninyo. Ayan. Kung nakalimutan yung lagyan ng butas siya nung inyong hinuhulma, pwede naman kayong gumamit ng drainage at linisin nyo na lang, Queens, ang butas na iyan. Ayan, syempre, papasikipin natin at ayaw natin ng mga luluwang na butas. Diba? Gusto natin yung masisikip para talagang siksik na siksik ang mga eksena. Talagang masasarapan na magtatanim dyan. Diba? Ganon. So, ayan, kikinisin natin, Queens, ang paligid ng ating hinulma. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo parang rough finish siya or gusto nyo yung talagang makinis na makinis, malaala porcelana ang cooties, gano'n. Nasa inyo yan, Queens. Kung ako, parang gusto ko yung parang industrial design siya. So, hindi ko na siya kikinisin. Pero kung gusto ninyong super kinis at very presentable, ayan, pwede nyo siyang kinisin gamit pa rin ang cemento. At ito ang finished product natin, Queens. Ayan, meron tayong tinanim na sayod. Sayod. Meron tayong tinanim na sahod. Yaman! Yes! So, ito naman, Queens, ang ating next project. So, maghahanda lang kayo, Queens, ng panali. Ayan. So, syempre, dapat mas mataba, mas maganda. Kasi, mas matibay, diba? Mas tatagal siya kumpara dun sa mga tali na talagang maninipis. Ayan. Maraming nabibili nito sa hardware o kaya sa national bookstore kung kayo nasa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa kayo, maraming ganyan sa mga DIY store. At syempre sa online, marami rin mabibiling ganyan, lalo sa Shopee at Lazada. Sobrang convenient na ng ating ginagawa sa ating buhay. Talagang one click
Andiyan na after 3 days yung iba nga one-day shipping na, di ba? Mas maganda kung ganun. So, para mas masimulan nyo na mas maaga ang inyong project. So, maghahanda lang kay Queens ng ganyan. So, parang foil siya na merong pandikit. Ayan, didikit nyo lang ng ganyan na para siyang cortina. At syempre, dapat maganda ang pagkakadikit para maganda ang resulta later. So, ulitin lang natin yung Queens. Paghanda tayo ng mas matatabang panali. At syempre, itatali natin sila ng sama-sama. Yeah, sama-sama, mas masaya, ganon. So, ayan. Yung iba ay pinaghiwalay na lang natin para mas marami tayong magawa. Diba? So, parang mas makakatipid tayo kung ganyan ang ating gagawin. So, uulitin lang natin yung ating ginawa kanina. Pero this time, mas mahaba naman ang ginawa nating mga tali compared dun sa nauna. So, ayan. Dapat masinsen ang pagkakadikit niyang Queens para talagang matibay at talagang kapit na kapit siya later. Ayan, diba? Oh, ha? Ang ganda, ang saya. So, eto naman, Queens, ang ating next step. So, mag-ready lang kayo ng iba't ibang sizes na ganyan. At ang pinakamahalaga sa lahat, Queens, dapat huwag niyong kakalimutan ang golden egg sa gilid ninyo habang kayo gumagawa. Char! So, hindi. So, eto, maggagawa naman tayo ng mga parang pa-triangle shape using carton. Ayan. At syempre, ididikit lang natin siya using masking tape. Ayan. So, kapalan nyo at tibayan nyo, Queens. Kasi, di ba, para hindi kayo umulit-ulit ng gawa later. So, ayan. Maganda dito ay mapoporma nyo yung mga gusto ninyong shape. Pero this time, puro triangle shape muna ang ating gagawin para mas madali siya at mas madaling sundan na mga kagaya natin na mahilig mag-DIY project. So, ito naman, yan. Ayan, himasimasin nyo lang, Queens, at i-make sure nyo na talaga nakadikit. Ayan, o, diba? And then, i-prepare na natin ang next step. Kukuha lang kayo ng tubig or 1.5 or any 1 liter size na tubigan at ipoporma nyo at susukatan nyo ng ganyan. At syempre, dapat meron kayong pamutol lagaring bakal. Pero kung meron kayong matalas na kutsilyo, ay pwede nyo na rin yung gamitin sa project na ito. Pero mas madali kasing gamitin kung maglalagari lang tayo na maglalagari ng ganyan. Napaka-cute pa ng lagari natin na talagang super liit lang niya at very handy siyang gamitin. Ayan. Gagawa lang tayo, Queens, ng hole dyan. At syempre, yung saktong hole lang, yung talagang kakasya lang yung ilalagay natin dyan mamaya. So, ito, ihahanda lang natin siya at ilulusot ang tubig na iyan na may nasa galon na 1 liter. Ayan, at itape natin siya ng ganyan. Ayan, dapat dito, Queens, marami kayong ihandang tape kasi maraming paggagamitan yan later. Ayan, ipaporma lang natin siya na ganyan at kukuha tayo ng 2 container at lalagay natin siya ng plastic wrap. Ayan, babalutin lang natin siya ng ganyan. At syempre, dapat medyo makapal, Queens, para mas matibay. Diba? So, ayan. Pati yung isang container ay babalutin din natin ng ganyan. Ayan, plastic wrap. Ayan, balutin nyo lang balutin, Queens. Hanggang meron pa kayong pambalot. Ayan. Pero dapat magtipid din kayo kasi para next project natin, meron pa kayong gagamitin. So, eto naman, Queens, after nyan, kukunin na natin ang ginawa nating pamorma kanina at isasabit natin ang 2 container sa magkabilang gilid. At syempre, tetapan din natin ito. Ayan. So, dapat, kung ako gagawa, dapat mas makapal. Ayan, tignan nyo, dinoblihan pa para talagang kapit na kapit at hindi siya lulundo later. So, ito naman ang paggagamitan natin ng golden egg. Ayan. Kung wala kayong golden egg, pwede na rin ang kahit na anong egg na meron kayo dyan. Basta dapat yung shape niya ay pahaba or parang pa-oblong na shape na ganyan. Yung parang itlog. Ayan. So, ayan na, diba? Oh, ganda diba? Nakakaloka. So, after nan, i-ready na natin, Queens, yung dinalawa nating carton kanina. Ayan. At syempre, ididikit lang din natin siya ng paganiyan. At i-make sure natin na hindi siya kumakalas. Kumakalas-kalas. Ayan, diba?
At syempre, ito naman ang next project natin kung saan ilalagay na natin siya sa pinakataas at kukuha lang kayo ng alambre. At syempre, dapat yung alambre is yung bendable queens kasi merong makakapal na alambre na ang sakit sa kamay pagka pinipihit nyo. Dapat yung mga saktuhang kapal lang queens para hindi naman kayo magkakalyo habang ginagawa ang project natin ito. Ayan. Titipan lang natin yung gilid niya or yung dulo. Ayan, para safe na safe at hindi tayo ma-disgrasya later. Tapos, syempre, gagawin lang din natin yan sa kabilang side ng ating project. So, ayan, tutupiin natin at itatali natin yan. Isisecure natin na talagang hindi siya umuuga or something dyan. So, after nyan, ang gagawin naman natin ay itatabi muna natin yan at kukuha tayo ng tela. Ayan, depende na sa inyo kung anong gusto nyong telang gamitin. Pero ako, syempre, gusto ko yung favorite color ko yung ganyan, yung color yellow-green. O kaya, kung meron kayong basahan or t-shirt na hindi nyo na ginagamit pinaglumaan, pwede nyo yung gamitin, queens, sa project na ito. At least, di ba, hindi nasasayang ang mga pinaglumaan nating damit. Kasi gawin natin basahan, gawin natin kapakipakinabang sa project na ito. Ayan, dapat kasukat niya lang, queens, ha? At syempre, kukuha na tayo ng foil at babalutin lang natin yung nasa dulo ng alambre. Ayan. I-make sure nyo na talagang hindi mauga at talagang ganyan ang shape niya. Tapos kukuha tayo ng perfect circle. Ayan. At tatlong bilog ang ating gagawin at gupitin lang natin siya ng saktuhan lang. Kahit hindi super perfect, at least dapat circle siya. Ganon. So eto na, gumawa na ulit ako ng iba't ibang shape ng triangle. Iba't ibang shape tuloy. Iba't ibang size ng triangle rather. At gagawin natin siyang ganyan parang pabulka ng kanyang eksena. And then ipapatong natin yan doon sa ginawa nating circle kanina na may butas. At syempre maghahanda na tayo ulit ng cemento, queens. Ayan, di ba gamit na gamit ang ating cemento sa project na ito. At syempre, haluan natin ng water para ma-dilute na ang ating semento. Ayan, di ba? Napakadali lang talagang gawin nito, queens. At kailangan nyo lang maging creative para makagawa ng mga ganitong bagay. Ayan, at ilulubog natin, queens, ang mga tela or basahan na hindi nyo na ginagamit. Ayan, na parang ganyan, labahan natin at ibaba dyan. Dapat ma-absorb niya, queens, lahat ng mga semento na nandiyan. And then after nyan, ilalagay lang natin siya sa ibabaw ng ginawa nating triangle shape kanina. At ikokorte natin siya ng ganyan. Ayan. Kung konti pa yung na-absorb niyang semento, pwede nyo naman siyang dagdagan. And then, ito naman ang ating next na pagtutuunin ng pansin. Ito na ang t-shirt or anything na tela na pwede ninyong ibalot. Dito sa ginawa nating, ayan, parang tao-tauhan daw ba, napaka-social niyang gawin, daba. So, ayan, parang babalutin lang natin siya ng ganyan. At i-make sure natin na yung shape na gusto natin gawin ay talagang ma-achieve natin. Ayan. O, daba, nakakatuwa, queens. Lagyan na rin natin, queens, yung mga ginawa natin kanina. Ayan, oh. Gagawin pala natin siyang parang buho ko dyan. Kailangan, syempre, meron siyang banks. Dapat pantay ang banks na yon. Hindi pwedeng sumobra or hindi pwedeng kumulang dahil mag-iiba ang etsuna, queens. So, eto na. Patutuyuin lang natin siya under the sun. Ayan. Diba? Napaka-creepy na niyang tignan at talagang parang isang taong hindi na naligo ang ating eksena dito. Anyways, don't judge the book by its cover dahil hindi pa tapos ang ating project, queens. Then, after matuyo niyan, aalisin na natin ang golden egg at yung mga lamang loob na nandiyan. So, very important, queens, na ingatan ninyo ng todo ang pagkakalas niyan. Dahil kapag nasira, ayan, ay talagang uulit kayo sa simula. Ayaw natin ang mangyari yung queens, kaya be careful. So, eto naman. Unahin natin yung golden egg kasi eto yung nasa pinakataas ng ating project. Ayan, and then in-next natin yung iba pa niyang party join. So, ayan, putul-putulin na natin yung mga wire, mga ganyan. Kaya nilagyan natin ng water yan para
talagang steady lang siya, queens, diba, sa loob. Kasi kapag walang lamang tubig yan, uuga-uga, queens, ang ating ginawang project. So, ayan. Oh my God! Nakakatakot na yung eksena niya. Parang napaka-creepy na yung tignan. Diba? So, ayan. Kukunin natin siya at ililipat natin siya ng lugar sa arawan. At syempre, queens, ayan na. Oh my God! Nakakaloka. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa ginawa ko or masisiyahan. Ayan, diba? Pero sa gabi, pwede na natin yung paglagyan ng candle. Diba? Oh my God! Ang creepy-creepy at sobrang bagay na bagay to kapag Halloween, diba? Pwede kayong manakot anytime sa inyong bahay, diba? Ayan, kanya-kanyang katakutan ang mga eksena sa ating mga bahay, diba? Or pwede din natin siyang ilagay indoor. Ayan, kung gusto nating takutin ang ating mga sarili tuwing gabi, ilagay natin yan sa ating loob ng bahay, diba? Ipwesto natin siya dun sa pinaka madilim na part ng ating bahay para every time na makikita natin siya, talaga masyosyoko tayo ng bonggam-bongga, diba? Oh my God. O, diba? Napaka-cute niya. Pwede niya din siya lagyan, queens, ng iba't ibang color. Depende sa inyong gusto or favorite color. Diba? Pwede pa nga lagyan siya nung ano, yung blinking lights. Diba? Oh my God. Hindi ko akalain na makakagawa tayo ng ganitong bagay. Sa pamamagitan lang ng mga patapong bagay. Diba? Nakakatawa, queens. Anyways, ingatan nyo lang na hindi sumayad ang mga kandila sa inyong mga kortina dahil ayaw naman nating masunugan in the future, diba? At ito ang sinasabi ko sa inyo, queens, kung gusto nyo bang mas maging boga ang inyong mga eksena sa inyong pananakot, ayan, lagyan nyo pa. At kung meron kayong extra budget, lagyan nyo ng mga ganiyan. O, diba? Meron Christmas lights. Hindi lang siya pang Halloween, pwede rin siya pang Christmas. So, diba? Dual purpose talaga ang ating eksena, queens. So, talagang marerecycle nyo ang mga bagay na ito sa mga okasyong gagamitin natin siya in our life. Diba? Hindi ko alam kung maganda, pero ilaban pa rin natin ito dahil ito ay pinagpagure natin. Talaga mga artistic lang ang makaka-appreciate ng ating ginawa. So, ayan, queens, thank you for watching in this video. Stay tuned sa mga next DIY projects natin. Keep safe. Bye!